Naman, gusto na nilang maglaro eh. Sapat na siguro yung napanood din yung video para sa pagpaparating namin ng kaalaman hinggil sa Islam. Sinabi nga ni Chairman na wala namang pilitan sa pananamparatayang Islam, pero ang obligasyon namin is iparating sa inyo. Siguro, baka sa ibang mga pagkakataon na makakasalubong namin kayo sa labas, hindi kayo makikinig sa amin. At hindi nyo makikinggan yung gusto namin sabihin sa inyo about sa Islam. Pero sa pamamagitan ng IBL na ito, ay baka sakaling mabuksan ang inyong mga isipan. Di ba? Kami mga Muslim ay hindi naman kami kailanman namilid ng kahit sino. Meron man sa inyong nakaalam na isang taong pinilit sa Islam, hindi po yun gawain ng isang Muslim. Walang tao na ipagpapalit niya ang kanyang pananampalataya dahil sa pera. Wala. Diba? Ako din, dating Romano Katoliko, para sa inyong pagkakaalam, dating Romano Katoliko na nag-Muslim, bata pa ako, nag-Muslim na ako sa edad na 14, kung di ako nagkakamali. Second year high school, nag-Muslim ako. At hanggang ngayon, magti-31 na ako. 31 na pala. Diba? Sa pagiging Muslim ko. So ilang taon na, matagal ng panahon yun. Pero ganun pa man, ang sinasabi ko lagi sa aking mga sarili, sayang sa mga kapatid naming hindi Muslim. Sayang sa mga hindi makakita ng liwanag ng Islam. Bakit hindi nila makita yung Islam? Ang problema kasi minsan, nagbubulag-bulagan ng isang tao. Minsan kasi nagbibingi-bingihan ng isang tao. Totoo yung bro, ano bang mawawala sa aming mga Muslim kung hindi kayo magmumuslim? Ano bang mawawala sa amin? Diba? Kung hindi kayo maniniwala sa mga paniniwala ng mga Muslim, wala naman eh. Pero bakit namin pinipilit sa inyong maunawahan na sana buksan ang isipan ninyo? Buksan ninyo ang inyong mga isipan na sana matagpuan ninyo ang inyong pananampalatayang tunay. Kasi totoo lang, isipin ninyo, ang tao nagsimula sa sinapupuno ng kanyang nanay. Paglabas, lalaki, lahat, hanggang sa mamatay siyang muli. Ganun lang ba ang buhay ng tao? Pagkapanganak, lalaki, mag-aaral, lahat, magtatrabaho, magkakaasawa, tapos mamatay ang isang tao. Pagkatapos niyang mamatay, ganun lang. Anong purpose ng buhay natin dito sa mundong to? Yun ang pinakamalaking tanong. Sinasabi nga lagi dito sa palarong ito sa IBL, yung inyong bang buhay dito sa mundong ito para lang maglaro? Di ba? Para ba para ka lang ikaw ay mag-enjoy dito sa mundong ito? Hindi. May mas malaking purpose na sana makita ninyo, mga kabayan. Tingnan ninyo yung buhay natin dito sa mundong ito, hindi kayo magtatagal. Ako ngayon, ilang taon na. After, maswerte na ako siguro, umabot pa ako ng 80 years old. 31 ako ngayon, plus 10, plus 20 years, patay na tayo. Hindi natin alam yun. Di ba? Sa mga panahon ngayon, nakmusaan ang bilis ng panahon. Hindi nyo alam yun, bukas makalawa, patay kayo. Pag namatay kayo, itanim ninyo sa isipan yan. Itong tanong na to, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Kung kabilang kayo sa mga taong naniniwala na wala na, natatapos ang buhay ng tao sa pagkamatay niya, well, nagkakamali kayo. Bakit? Pagkatapos na pagkamatay ng isang tao ay may panibagong buhay, na yun ang dapat ninyong paghandaan. Naghahanda kayo sa paglalaro, di ba? Lalo na yung magagaling ninyo mga kalaban, pinaghahandaan ninyo bago dumating yung laban. Paghandaan ninyo yung laban sa kabilang buhay, na yun talaga yung matinding pagsubok sa atin. Bakit? Sa kabilang buhay, dalawa lang. Itong lagi kong sinasabi. Kapag ikaw ay nagtagumpay, natung ka sa magandang patutunguhan, which is yung paraiso. At kung mali naman, bumagsak ka sa iyong pagsubok, doon ka naman sa impyerno. Tanungin nyo na nga inyong mga sarili. Hindi namin kayo pipilitin na tanggapin yung mga sinasabi namin. Pero sa ngayon, tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Kapag namatay ka ba ngayon, ayon sa ginawa mo mula nung nagkaisip ka, hanggang ngayon, tanungin ninyo ang mga sarili ninyo. Pag namatay ka ngayon, halimbawa may tumamang bomba dito sa atin ngayon, namatay tayong lahat. Saan ka pupunta? Bakit? Ni isang segundo sa impyerno ay hindi nyo kakayanin.
hinding-hindi nyo kakayanin. Alam nyo ba, sinabi ni Propeta Muhammad bilang panghuli, sa impyerno, walang gustong taong pumunta ron. Sino gustong pumunta ng impyerno? Bigyan kong load. Chairman, bigyan natin load. Sundan. Pumunta sa impyerno. Huwag na, chairman, ayaw nila eh. Diba? Kung ayaw nyo sa impyerno, pakinggan ninyo kung anong meron sa impyerno. Sa impyerno, merong pagkain. Galing impyerno. Ano sa tingin ninyo kapag pagkain meron sa impyerno? May inumin. Merong karing damit. Lahat meron sa impyerno. Baka iniisip din nyo walang buhay sa impyerno. Meron. Alam nyo ba kung gaano katindi ang impyerno? Sa isang hadith ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, ang impyerno, ang apoy dito ay 1,000 taong pinainit hanggang maging kulay pula. Kulay pulang apoy sa kabilang buhay. At 1,000 taon ulit na pinainit hanggang maging kulay puti. Hanggang maging kulay blue, 1,000 taon ulit. At ang pinakahuli, 1,000 taon ulit na pinainit hanggang maging kulay itim. At ang kulay itim na apoy, ang pinakamatinding apoy na maaari mong matikman sa kabilang buhay kapag ikaw ay napunta doon. Nakikita niyo ba yung asitilin, yung pangtunaw ng bakal? Bagang asitilin, kinapak mo sa utak mo. Ano mangyayari sa ulo mo? Butas yan, bakal niya, hindi kayang pigilan yan eh. Yun, ang sabi ni Propeta Muhammad ay 1%. 1% sa 70% na apoy ng impyerno. 1% lang yun sa 70% ng apoy ng impyerno. At yun ang mapupuntahan ng isang tao kapag siya ay nagkamali ng kanyang pagpili ng kanyang relihiyon dito sa mundong ito. Kaya hinihikayat, not necessarily mag-Muslim kayo ngayon, tumanggap kayo ng Islam. Pag-aralan ninyo Islam. Ang Islam nagkalat sa kahit saan lugar. Sa internet, sa radyo, sa telebisyon. Ang kukunin nyo lang yung tamang Islam. Kasi kung nagkamali kayo, wallahi kapatid, kabayan, kabilang kayo sa mga taong magsisisi dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sasabihin nyo, oh Diyos ko, ibalik mo po ako sa mundo nang hari na may gagawa ako ng kabutihan. At sasabihin sa inang Diyos, hindi, hanggang salita mo lang yan. Kapag ibinalik ka, babalik ka kung ano yung ginawa mo dati. So maraming salamat ulit sa inyong pakikinig at naway mabuksan ng inyong mga isipan at inshallah masagot ninyo ang tanong na yon kung saan kayo pupunta ngayon kapag namatay kayo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Mashallah. Ito yung inaasam-asam ko na eh. Sa lahat ng maraming pagkatitipo natin doon ko, sa matanong nyo man o hindi, brothers, sa tuwing tayo ay magkikita doon, na napapansin ko na kayo ay nakikipag-cooperate. Actually, kayo nga napili namin, di ba, most behave na most cooperative na team ang naibigay namin sa inyong award. Kaya, bilang chairman ng ating palaro, ay taus-pusong dumadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay patatagin kayo sa Islam, inshallah, brothers. Okay, so, bahagi ng aming ng ating pag-Muslim ay sasabihin natin yung shahada. Ito ay yung unang haligi ng Islam na kung saan isinasagawa ng isang taong papasok sa Islam. Sasabihin niya yung kanyang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, nasusundin niya ang mga utos, mamahali niya ang mga utos. Iiwan niya yung mga pinagbabawal ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ito yung bro. Sabihin lang ninyo sa sasabayin nyo lang sila, Ustad. At yun na, papasok na kayo sa Islam. At inshallah, matagumpay natin maisagawa ang pagpasok niya sa Islam. Ustad? Okay. Oh. Okay. Wala ba yung Arabo? Okay, wala na.
Actually, ang sasabihin ni Ustad ay walang, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi rin na si Propeta Muhammad ay sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi rin na si Jesus ay hindi Diyos, anak ni Maria, propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mabanggitin nila sa Arabic, bro. Okay, Ustad, Armand. Ready, bro? Sigurado ka? Kinakabahan ka, bro? Okay, sundan mo lang ako, ah. Ito yung shahada pagpasok na sa Islam. Ay, mahaba ng balbas mo. Mahaba na nga sa akin, eh. Ready? Okay, pasok ka yung Ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa rasulu takbir takbir Allahu akbar. Jangan lang ustaz. Tignan mo ako, bro, ah. Itaas mo yung kamay mo, parang kay kasama mo kanina. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasulullah. Ang kanilang sinaksihan ay sinaksihan nila na walang Diyos kundi si Allah lamang na dapat sambahin, at si Muhammad ay tinanggap nilang huling propeta, at sa huli si Jesus na anak ni Maria ay kanyang sugo at lingkod. Yun. Okay, bro, welcome na.